kaibigan o kalaban? Mahal mo ba ang pera? Siyempre naman. Sino ba ang hindi, diba? Pero minsan parang kaibigan natin ang pera, minsan naman parang kalaban. Nakakalito, no? Lalo na kapag kulang na ang pamasahe pa uwi. Araw-araw, kailangan natin ng pera. Pangkain, pang-commute, pambayad sa kuryente, at siyempre, pang-load. Kung wala ito, paano na tayo? Paano na ang mga pangarap natin? Kaya nga importante na matutunan natin kung paano humawak ng pera. Kailangan nating maging wise at practical para hindi tayo laging nagigipit. May mga tao talaga na swerte sa pera. Parang kahit anong gawin nila, laging may dumadating na biyaya. Parang kahit anong gastusin nila, hindi na ubos. Sila yung mga tipong hindi na kailangan mag-alala sa kinabukasan. Pero para sa karamihan sa atin, kailangan talaga mag-budget. Kailangan nating pag-isipan ang bawat sentimo. Dito pumapasok ang mga nakakatawang diskarte ng mga Pilipino. Minsan, kailangan nating maging malikhain para lang mag-gasya ang budget. May pison system para mag-gasya ang laman ng wallet. Bawat piso, may halaga. May hulugan scheme para sa mga big-time purchases. Para kahit papaano, makuha natin ang mga pangarap natin. At siyempre, hindi mawawala ang utang muna system. Minsan, kailangan talaga nating manghiram para makaraos. Nakakatawa nga. Pero sa totoo lang, nakakalungkot din. Kasi ibig sabihin, hirap talaga tayo sa buhay. Kailangan nating magtipid at mag-ipon para sa kinabukasan. Kaya dapat, matuto tayong mag-ipon at gumastos lang sa mga importanteng bagay. Sa huli, ang tamang paghawak ng pera ang magbibigay sa atin ng mas magandang kinabukasan. Maraming nagsasabi na hindi nabibili ng pera ang kaligayahan. Totoo ba yun? Maraming tao ang naniniwala na ang kaligayahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera sa iyong bulsa. Ngunit, paano nga ba natin masasabing masaya tayo? Siyempre, oo, kasi ang tunay na kaligayahan nasa puso yan, hindi sa bulsa. Ang mga simpleng bagay tulad ng pagtawa kasamang pamilya at mga kaibigan ay nagbibigay ng tunay na kasiyahan. Pero hindi naman ibig sabihin na kapag mayaman ka, malungkot ka na. Ang yaman ay maaring magdala ng kaginhawaan at seguridad, ngunit hindi ito garantiya ng kaligayahan. Mas madali lang maging masaya kapag may pera ka. Ang pagkakaroon ng pera ay nagbibigay ng pagkakataon na maranasan ang mga bagay na maaring magdala ng kasiyahan. Kasi wala kang iniisip na bayarin, makakain ka ng masasarap at makapaglaan ka ng oras para sa mga bagay na mahalaga sa iyo at makakapunta ka sa mga magagandang lugar. Ang paglalakbay at mga bagong karanasan ay maaring magbigay ng malalim na kasiyahan at pag-unawa sa mundo. Ang importante, alam mo kung ano ang tunay na halaga ng pera. Ang pera ay isang kasangkapan lamang na dapat gamitin ng tama, na hindi ito ang sukatan ng tagumpay o kaligayahan. Ang tunay na tagumpay ay nasusukat sa kung paano natin pinapahalagahan ang ating mga relasyon at mga karanasan, kundi isang instrumento lang para maabot natin ang mga pangarap natin at makatulong sa kapwa. Sa huli, ang paggamit ng pera para sa kabutihan ng iba ay nagdudulot ng pinakamalalim na kasiyahan. Sa huli, ang tunay na kayamanan ay hindi ang dami ng pera sa bank account natin. Hindi ito nasusukat sa dami ng ari-arian o material na bagay na ating pagmamayari. Kundi ang mga taong nagmamahal sa atin, ang mga taong laging nandiyan para sa atin sa oras ng pangangailangan. Ang mga karanasan na nagpapasaya sa atin, mga simpleng sandali na nagbibigay ngiti sa ating mga labi, at ang mga bagay na nagbibigay ng kahulugan sa buhay natin. Mga alaala at bagay na nagpapaalala sa atin ng ating mga pinagmulan at mga pangarap. Kaya huwag nating hayaan na kontrolin tayo ng pera. Matuto tayong mag-ipon, gumastos ng wasto, at higit sa lahat, pahalagahan ang mga simpleng bagay na nagbibigay saya. Magpasalamat sa mga biyayang natatanggap natin. Ang pasasalamat ay nagdudulot ng kasiyahan at kapayapaan sa ating puso. At dahil dyan, mag-iwan naman tayo ng kaunting saya sa isa't isa. Ang pagbibigay ng kasiyahan sa iba ay nagbabalik ng mas maraming kasiyahan sa atin. Sundan nyo na ang Certeza Humor sa Facebook para sa mga nakakatawang kwento at memes na magpapasaya sa inyong araw. At mag-subscribe sa JRLPETGF channel sa YouTube para sa mas marami pang nakakatuwang videos at memes na check na magpapangitin sa inyo. Para sa mas marami pang nakakatuwang videos at memes, sama-sama nating ipalaganap ang kasiyahan at good vibes. Ako nga pala si Certeza Humor, ang inyong kaibigan sa pagpapasaya, at sana'y may napulot kayong aral sa ating mga sinabi. Tandaan, ang tunay na kayamanan ay nasa puso at isipan.